mayroong ilang mga misteryo sa ating kasaysayan na maaring hindi na malutas. Minsan, iyon ay dahil sa hindi na matagpuan ang mga nawawalang katibayan. Minsan naman, ang mga katibayan na natuklasan ay masyadong malabo o kulang upang umantong sa isang kasagutan. Sa videong ito, ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa mga katanungan sa ating kasaysayan na maaring hindi na magkaroon ng tiyak na kasagutan. Katropa, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-iwan ng like at kung bago ka lang sa ating channel, i-click mo na rin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video at trivia kada linggo. Shoutout po pala sa 5 pinakamagandang comment sa ating last video. Number 5, ang lungsod ng Atlantis. Ang nawawalang lungsod ng Atlantis ang isa sa pinakaluma at pinakapopular na misteryo ng ating mundo. Mula pa noong unang panahon, maraming tao na ang sumubok na hanapin ang nawawalang lungsod na sinasabing lumubog matapos ang isang matinding lindol at tsunami. Inilarawan ng Griyegong pilosopo na si Plato ang Atlantis bilang isang malaking isla na matatagpuan malapit sa Rock of Gibraltar. Ang Atlantis ay sinasabing tahanan ng pinaka-advanced na sibilisasyon at ang kaharian nito ay walang kapantay ang kagandahan. Kabilang sa iba pang mga katangian nito ay pinaninirahan ang lungsod ng mauhusay na mandirigma at mabubuting mamamayan. Idagdag mo pa ang templo ni Poseidon at iba pang magagarang gusali, pader at mga kanal. Hindi mabilang na mga underwater expedition ang isinagawa sa karagatan ng South America, Europa at Antarctica sa pagnanais na mahanap ang nawawalang lungsod. Subalit, magpahanggang ngayon ay bigo pa rin ang mga eksperto na makita ito. Kaya, magpahanggang ngayon, ang Atlantis ay nananatili pa rin misteryo. Number 4, Jack the Ripper. Noong 1888, hindi bababa sa 5 kababaihan ang brutal na pinatay ni Jack the Ripper sa Whitechapel, London. Ilang mga sulat na sinasabing nagmula kay Jack the Ripper ang natanggap ng mga pulis na lalo pang nagpagulo at nagpahirap sa kanilang paghanap sa kriminal. Bagamat mababasa ang pangalang Jack the Ripper sa mga liham, hindi pa rin sigurado ang mga iskolar kung ang mga ito ba ay talagang isinulat mismo ng kriminal o gawa-gawa lamang ng ilang mamamahayag upang lalo pang tumaas ang interes ng karamihan sa kwento nang sa ganon ay tumaas din ang sirkulasyon ng kanilang mga pahayagan. Sa kasamaang palad, hindi natagpuan si Jack the Ripper at sa paglipas ng mga taon, dose-dose ng tao ang pinaghinalaan na posibleng si Jack the Ripper. Iba't ibang teorya ang nabuo hinggil sa pagkakakilanlan ni Jack the Ripper at isa sa mga ito ay ang posibilidad na hindi talaga lalaki si Jack the Ripper kundi isang babae. Gayunpaman, ang lahat ng teoryang ito ay walang sapat na ebidensya kaya magpahanggang ngayon, hindi pa rin nalulutas ang kaso at ang pagkataon ni Jack the Ripper ay nananatili pa rin misteryo. Number 3, Stonehenge. Ang malalaki at mabibigat na bato na nakatayo sa Salisbury Plain sa Wiltshire, England. Ang bawat bato ay tumitimbang ng halos 6 na tonelada at nakasalansan sa tuktok ng bawat isa. Ayon sa mga archaeologist, ang monumento ay nakatayo na mula pa noong 2500 hanggang 3000 BC at ito ay itinayo ng mga sinaunang tao na nabuhay sa Neolithic period. Magpahanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga scientist kung para saan ang Stonehenge at kung papaano ito na itayo ng mga sinaunang tao sa panahon na wala pang makinarya na maaaring gamitin sa pagbuhat ng mabibigat na bato. Dahil dito, marami ang naniniwala na hindi tao ang gumawa sa Stonehenge, kundi mga alien. Gayunpaman, walang tiyak na ebidensya na maaring magpatibay sa teoryang ito. Kaya
magpahanggang ngayon, nananatili pa rin misteryo ang Stonehenge. Number 2, ang libingan ni Cleopatra. Sinasabi ng mga sinaunang manunulat na si Cleopatra at ang kanyang minamahal na asawa na si Mark Antony ay inilibing ng magkasama sa isang libingan matapos ang kanilang pagkamatay noong 30 BC. Ayon kay Plutarch, ang libingan ay matatagpuan malapit sa Temple of Isis kung saan nakalibing rin ang hindi mabilang na kayamanan na gawa sa ginto, pilak, perlas at iba pa. Noong 2010, isang archaeologist na nagngangalang Dr. Zahi Hawass ang nagsagawa ng mga paghukay sa isang lugar sa Alexandria na tinatawag na ngayong Taposiris Magna kung saan natagpuan ang ilang mga libingan na sinasabing mula pa noong panahon na pinamumunuan ni Cleopatra ang Ehipto. Bagamat iba't ibang mga bagay ang natuklasan sa lugar, ang libingan ni Cleopatra ay hindi kabilang sa mga ito. Sa ngayon, nananatili pa rin misteryo ang libingan ni Cleopatra. Subalit, patuloy pa rin sa paghahanap ang mga archaeologist sa nawawalang libingan at naniniwalang malapit na nila itong matagpuan. Number 1, ang totoong imahe ni Jesus. Mula pa noong unang panahon, ang pinakakarniwang imahe ni Jesus ay isang lalaki na maputi ang kulay, may balbas at may mahabang buhok at may asul na mga mata. Subalit, hindi inilalarawan ng Biblia ang eksaktong imahe ni Jesus at maaring iba talaga ang kanyang itsura kung ikukumpara natin sa ating nakagisnan. Karamihan sa mga nalalaman natin tungkol kay Jesus ay nagmula sa unang apat na libro ng Bagong Tipan, ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ayon sa mga ebanghelyo, si Jesus ay isang Hudyo na ipinanganak sa Bethlehem at pinalaki sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Sinasabing si Jesus ay 30 taong gulang nang magsimula sa kanyang ministeryo. At ito ay mababasa natin sa Luke chapter 3 verse 23. Subalit, halos walang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa kung ano ang tiyak na imahe ni Jesus. Gayunpaman, may ilang talata sa Biblia, kagaya ng Revelation chapter 1 verse 14-15, ang tila nagbibigay palatandaan na ang balat ni Jesus ay kayumanggi at ang kanyang buhok ay maigsi, kulot at kulay puti. Matagal nang pinag-aaralan ng mga scholar kung papaano lumaki at nabuhay si Jesus noong unang panahon. Subalit, magpahanggang ngayon ay wala pa rin silang maibigay na tiyak na kasagutan hinggil sa kung ano ba talaga ang totoong itsura ni Jesus. So ayun na nga katropa, ilan lamang yan sa mga misteryo sa ating kasaysayan na magpahanggang ngayon ay wala pa rin tiyak na kasagutan. Kayo, sa tingin nyo, alin sa mga nabanggit ang pinaka-interesting para sa inyo? Comment lang ang inyong sagot sa comment section below. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga video kagaya nito kung saan makakapulot kayo ng mga kaalaman, mag-subscribe na sa aming YouTube channel at para mas laging updated, i-like din ang aming Facebook page. Salamat! See you next time!